Hello po sa lahat. Magre-react din tayo dun sa napanood natin na video. Medyo nakakawindang, nakakapanginig ng laman, nakakapang-init ng ulo tulad ng virus ngayon na nangyayari sa mundo. Ay napanood ko itong latest vlog ni Hungry Syrian Wanderer and nakaka-disappoint naman yung nangyari sa kanya, na ginawa niya na ang lahat, siya na yung alam mo yon, yung kapag ibinigay mo na yung lahat na ng tulong ginawa, tapos mayroon isang tao na gusto lang magpasikat or gusto lang magpapansin ay or ano ba, kung ano ba yung gusto niya, kung ano yung trip niya. Hindi natin alam kung ano yung ano niya. Gusto din yata ni Kuya na magkaroon ng millions na subscriber sa YouTube, kasi gumawa siya ng bago yung channel niya eh. Ano lang siya, October lang siya nag-join ng channel. At if I'm not mistaken, around early November yata or late October nung unang na-meet ni Hungry Syrian Wanderer si Mr. Chang. At ang nakakapanlumo dito is itong si Mr. Bobby Chong. Parang nakakahiya naman po yung ginawa niyo po kay yung ano ba, ginawa ba or ano yung ano niyo kay kay Hungry Syrian Wanderer. Kasi kung maalala natin, Filipinos ang nagdala kay Hungry Syrian Wanderer, kay Mr. Chang. Kasi hindi naman yun kung hindi dahil doon sa may nag-post at maraming nag-mention sa Hungry Syrian Wanderer. Kaya nung, kung maalala nyo pa guys, nung unang pinuntahan ni Hungry Syrian Wanderer si Mr. Chang sa doon sa pwesto niya, sa harapan ng pwesto ni Bobby Chong, ay ang sabi pa ni ano noon, sabi pa ni Hungry Syrian Wanderer, in behalf of all the Filipinos, kaya ako nandito para tulungan si Mr. Chang. Kasi pareho sila, they stay the same in Las Piñas. So parang, at saka alam naman natin, alam ng lahat na si Hungry Syrian Wanderer, hindi niya, wala naman siyang pinipili na tulungan kung kahit sino man, as long as na yung tao is nangangailangan talaga ng tulong. Sabi nga nila, si Hungry Syrian Wanderer ay parang Pinas version ng Mr. Beast. Tapos bakit naman ganoon itong si ano, si Bobby Chong? Bakit naman, kung gusto mo pa lang tulungan si ano, si Mr. Chang, bakit hindi mo na lang ginawa yung part mo? Bakit ano, bakit kailangan manira ka pa ng tao na ano, para lang magpapansin or magpa ano pa? Di ba mas maganda na sana kung nakipag-collab ka na lang kay ano? Kaya pala ganun yung mga tingin-tingin mo eh nung ano eh. Alam nyo, ang sarap ano eh, ang sarap ay hindi lang, nakiusap kasi si Hungry Syrian eh na ang gusto niya good vibes lang daw. So kung halimbawa makita niyo man daw si ano or anything, wag na daw natin siyang iharas. So ang masasabi ko na lang kay Bobby Chong, siguro po parang may mali po sa pag-iisip nyo.
Kasi tinulungan na nga nung tao, yung tao, di ba? Tapos ito pa, ang nakakahiya pa, ang dami na pong natulungan ni Miss ni Hungry Syrian Wanderer na mga nangangailangan po na Pinoy. So, meron nagsabi na porket daw wapo, porket daw ano kaya daw ano to kaporket daw matangos ang ilong, mayaman kaya daw pinaniniwalaan na ng tao. Hindi po 'yun ganoon eh. Ang ano kasi parang ang nangyari ano eh, hindi lang si Hungry Syrian Wanderer ang binitrain nyo dito eh. Millions of Filipinos ang nasaktan nyo po dahil po sa ginawa nyo ng ganun. Kasi itong si Hungry Syrian Wanderer, hindi yan sana mapupunta kay ano eh, kay Mr. Chang kung hindi dahil sa mga Pilipino na nag-mention sa kanya eh, sa ano, nananahimik yung tao. Ginawa niya na nga lahat yung ano. Kung gusto mo din sanang ano, i-take over yung pagtulong kay ano o paglinis doon sa bahay niya, doon sa kwarto niya, ay bakit po hindi mo na lang ginawa? Bakit kailangan pa pong manira ka pa ng tao? Kasi nakita ng lahat nung minakeover ni Hungry Syrian Wanderer ang room ni Mr. Chang. At ito din, itong si ano si Mr. Chang. Parang napansin ko kay Mr. Chang tuwing nakakakita siya ng pera, hindi niya ano, parang hindi niya alam yung mundo niya. Nung binigyan siya ni ano, nung binigyan siya ni Hungry Syrian Wanderer ng malaking pera, tuwang-tuwa siya na tinawag pa nga niya na ano, anak niya daw si ano, si Hungry Syrian Wanderer. Tapos ngayon, nung may nagbigay sa kanya ng ano, ng 7,500, parang nasungkit na naman siya, nagulat na naman siya nang nakakita ng 7,500. Kumusta naman po yung ano, yung mga naunang na itulong sa iyo? Parang ano din itong si ano eh, si Mr. Chang, gawa na din yata ng ano ng katandaan niya. Ay parang nawawala na din siya sa isip. Nung una kay Basil siya, kay Mr. Basil siya na nagsasabi-sabi, "Oh, yun, no, secret, secret." Pa may pang ganun-ganun pa siya. Na ano, ngayon parang bakit parang ang bilis ng bumaliktad yung mundo na nakakita lang siya ng 7,500 tapos oh someone go take video picture finishing. Oh my God. Ang tawag nito? Mga ano talaga eh, iba talaga ang tao kapag ano eh, no? Yung iba talaga yung nagagawa ng pera. Tapos, kumusta naman daw yung, ano, yung, ang tawag nito, kumusta naman daw yung pinambayad ng utang ni Mr. Chang kay, doon sa inutangan daw niya ng noodles na hiningi daw niya kay, ano, hiningi nga daw niya kay Hungry Syrian Wanderer. Ay, hinirang, yun daw ang sabi. Pero yung pagkasabi niya, you give me, ganun. Yung pagkasabi niya eh. Parang kung minsan ayaw din natin, minahal din natin iyan si ano eh, kung hindi dahil kay Hungry Syrian Wanderer, eh hindi nakuha ni ano eh, hindi nakuha ni Mr. Chang ang simpati ng mga Filipinos. But dahil lang sa ano, dahil lang doon sa pagtulong sa kanya ni ano ni Hungry Syrian Wanderer, kaya tapos ano, parang nakuha niya talaga yung mga loob ng mga Filipinos. Gawa nga nang may mga nalalaman-laman pa siyang pamaysan-maysan pa kay Hungry Syrian Wanderer na at the end pa lang ay ganun pa lang nangyari. Nagkaumpisa ang drama, nakakita lang ng 7,500. So, nakalimutan niya na yung mga unang naibigay sa kanya. Gawa nga lang ng dahil lang sa gawa ng isang tao na tulad ni Mr. Bobby Chong na gusto din yata ano, gustong maging
ano ba ang gusto ni ano ni itong si Mr. Bobby Chong na ito. Kasi bago lang yung channel niya eh. So ang purpose pala ng channel niya is ano, parang mang-disgrade ng ano, mang-discredit ng isang tao. Parang ang hirap sabihin eh, pero si Hungry Syrian Wanderer, millions ang subscriber niya dahil sa mga ginawa niya sa mga Pilipino. Hindi po dahil sa gwapo siya, dahil sa mayaman siya, hindi po sa ganun, pero ang nakikita talaga natin sa pagtulong talaga ni ano ni Hungry Syrian Wanderer is kapag tumulong talaga siya, na-feel mo talaga na yung tulong talaga na ibinibigay niya is really from his heart. Kaya nga sabi nga natin na itong si Hungry Syrian Wanderer is hindi siya Pinoy but he's Filipino by heart, di ba? So sa alam ko madami nang gumawa ng reaction ng video na yun ng vlog ni Hungry Syrian Wanderer, but Mr. Basil Manadil, nandito lang po ang mga Filipino sa likod nyo. Wag po kayong magpa-apekto doon sa nag-iisang tulad ni Mr. Bobby Chong. I think ang magandang pang-describe ko dito kay ano, kay Bobby Chong is parang siya yata yung bagong variant ng COVID sa Pinas. Diba guys? Siya na yata yun eh. Yung bagong variant eh. Kasi 'di ba may mga minabantayan na mga variant ngayon ng ano ng virus. So baka siya na yung bagong variant ng virus diyan sa ano sa Pinas. So mag-ingat kayo guys kay ano kay diyan sa Bobby Chong na iyan. Parang at saka ano, please, wag na natin suportahan yung channel niya kasi yun ang gusto niya. Nagpapapansin siya, parang yung mga tao, nakukuha niya ang simpati ng mga tao, eh pinapanood natin. Eh ibig sabihin, sinuportahan natin yung channel niya, di ba? So kung pwede pa nga, i-report natin yung channel niya. Kasi hindi magandang example yun yung ginawa niya na ano. So nakakahiya kay Hungry Syrian Wanderer yung ginawa ng ano eh. Kung tutuusin nga itong si ano si kung tutu, an, ano ba ang nagawa ni ano ni Bobby Chong sa mga sa madaming nangangailangan na natulungan na ni Hungry Syrian Wanderer. Parang si Hungry Syrian Wanderer pa nga, parang mas Pinoy pa nga siya sa'yo eh, kay ano kay Bobby Chong. Diba? Ano ba nagawa mo sa mga ano, sa karamihan ng mga Pilipino, Mr. Bobby Chong? Nakaka high blood na ewan ba, nakakapanginig ng laman. Kagabi ko pa napanood yung ano, yung video na to. Pero talagang napapaisip ako maghapon na bakit ganoon? Bakit ano bang meron? Bakit ano yung gusto? Ano ang trip? Itong si ano, hindi pa nga kayo natuturukan ng ano, hindi pa nga kayo natuturukan ng ang tawag nito, vaccine ng virus, ay iba na yata yung effect sa inyo po. Ano ba 'yan? So, medyo ayos-ayosin niyo naman po yung ano niyo, Mr. Bobby Chong, kasi nakakahiya po yung ano niyo. So guys, yung mga kasi may nagsabi na dumadami na daw yung subscribers niya. Hello? Seriously? Guys, talaga? Ewan ko, pero kung kailangan ni Hungry Syrian Wanderer, kung ano man yung kailangan gawin ni Hungry Syrian Wanderer, 100% susuportahan po kayo ng mga Filipinos. Hungry Syrian Wanderer, we salute you. Filipino loves you. Yun lang po.